Okay guys, so yan ang problema natin ngayon. Naririnig nyo yung blower. Yung auxiliary pan guys, umiingay. So papalitan natin yung auxiliary pan. Kalaban natin dyan, overheat guys, pagka hindi natin agad ginawa yan. So pag nag-on uli yung auxiliary pan, maririnig nyo yung ingay. Guys, more than 7 years na yan, so kaya dapat siguro palitan na talaga. So guys, good day. Bago natin gawin to, make sure na malamig yung makina, especially the radiator. So ngayon guys, itong reservoir, tatanggalin lang natin to para ma-access natin yung auxiliary fan. Tatanggalin lang tong bolt. Nag-ready na rin ako guys ng coolant. Tanggalin lang natin tong hose para matanggal natin yung reservoir ng coolant. Gagamit tayo guys ng 10mm na socket wrench. Hihilain lang to. So, isa lang yung ano niya, tornilyo guys. And then may sinusundan lang siyang guide para mag-lock. So, ito tatanggalin lang natin tong socket nung auxiliary fan. Then tanggalin lang natin tong nag-hold sa wire para pag hinila na natin tong auxiliary pan, hindi siya sumama. Itong cable din dito, tatanggalin din. Kaya lang yung akin guys, putol no. Bili na lang tayo ng bago na ganito kung may mahanap ako. So guys, para mahugot natin, tatanggalin natin yung mga lock na to, no? And then itong radiator hose, tatanggalin din natin. And yung hose dito papunta doon sa heater sa loob, tatanggalin din natin tong isa para mahila natin tong auxiliary fan. Make sure na yung mga wire nakagilid. Remove lang natin yung mga clamp. Ikot-ikot lang konti. Para medyo matanggal nyo siyang ginawa ko, pinisil ko, das inikot-ikot ko muna to. Inikot-ikot ko lang siyang ganyan, no? Yan. Then, yan, tsaka nyo siya may hila, guys. Sobrang hirap lang talaga, guys. Ingat lang kayo kasi matutusok kayo dito. Katulad niya, sugat-sugat na ako. So, ingat kayo, guys. And then, ikot lang ulit. Yan. May konti na lang. Yan. Tanggal na guys. Okay. So natanggal na natin. Nakasagabal ito. Tsaka to. And then tanggalin lang natin ulit ito. Kasi kinabit ko kaganina kasi ito. Dahil nga masikip yung area. Dito naman ako nasugat guys. Ito. Yan. So kung kaya nyo munang iikot siguro pa ganun. Para hindi kayo masugat habang iniikot nyo ito. No? So tatanggalin ko lang ulit itong mga ito. So guys, gamit lang tayo ng flat screw para maitulak natin yung mga lock. Then press lang. Then ganun lang din dito sa kabila. So natanggal ko na. Hilain na lang. No? Then dito sa kabila hilain na lang din. Pataas. Ayan, tanggal na siya guys. So ngayon, tatanggal na natin siya.
So discardin niyo na lang kung paano niyo siya tatanggalin, guys, no. Pero madali lang naman eh, no? Hinila ko lang. Ayun na. Mahaba yata 'yung nakalusot doon, kaya ang hirap tanggalin. Ayun. Okay na, guys. Then tanggalin na natin. Okay, guys. So ano, cut ko muna 'yung video kasi, guys, mahirap tanggalin, no, ng isa lang 'yung kamay ng gamit. Okay, so guys, dito siya naka ano. So kapag inangat niyo, guys, ingatan niyo lang 'tong ano, na huwag tumama dito, ha, kasi baka tumama yung buong assembly no auxiliary pan. So ingatan nyo lang, guys, usog-usog nyo lang to para makadaan yung auxiliary pan. Nahirapan ako, guys, sorry, hindi ko na nabidyohan kasi yun nga, mahirap siya tanggalin kung isang kamay lang. Eto na siya, umiingay siya, pero hindi naman siya umiingay, no. Hindi ko alam kung bakit ano, kung bakit umiingay. Pero maganda palitan na rin natin kasi, guys, more than 7 years na to. So kailangan na siguro talagang palitan. May konting play na, guys. So guys, para matanggal natin, gamit tayo ng 8mm na socket. Hawakan lang, guys, yung LC para hindi sumama. Gutin na natin yung LC. May tatlong Phillips screw lang to, guys, na tatanggalin para matanggal natin yung pinakamotor. Huwag kayong gagamit, guys, ng yung manipis na manipis yung dulo, no. So kailangan yung malapad, guys, ha, para hindi malostrid o masira yung tumili. Pasensya na kayo, guys, ang ingay ng pusa. So guys, ito na siya. So medyo maingay na nga, guys, tsaka may nginig na, oh, kapag iniikot ko. May konti siyang nginig. Ayun, oh. So ito na yun, guys. So ganito lang naman yung bibili nyo. Then ito yung part number niya. Iba rin yung part number sa Toyota, guys, ha, bukod dito sa part number mismo ng Denso. So magkaiba yan. Meron din mismo part number ng Toyota. So lilinisan na rin natin tong pan. So lilinisan na rin natin tong pan. Ayan. Tsaka ito, para sabay-sabay na dash, bubugahan din natin yung radiator. So guys, ito nga pala yung nabili ko, no. Meron to sa ano, meron ako nakita sa Shopee around 2,000 to 3,000 pesos. Then nag-inquire ako sa Banawe, yung original, guys, ha, yung Denso din, ha, hindi replacement, kasi pag replacement mas mura. So ito, sa Banawe nag-range siya ng 6,000 to 8,000. So depende kung paano nyo matatawaran. Doon naman sa kasa, nasa 11,000 to, guys. So ito, nakuha ko lang siya ng actually kakilala naman, no. So 4,000 niya lang binigay sa akin. So ito. Pero sa Shopee, sa Lazada, may makikita kayo mas mura, guys. Mga 2,000 to 3,000, guys, makakakuha na kayo. Ayan. So ito yan, guys. So ikakabit na natin. So yung isa kanina, ito wala siyang inig, guys, no. Wala siyang inig. Ito naman yung luma. Ayan, oh, pagka inikot ko siya, guys, may nararamdaman akong maliit, konting-konting vibration. Itong bago naman, wala, smooth siya. So kaya siguro nagba-vibrate na siya. Kasi ayan, oh, sorry, guys, hindi nyo siguro ma-appreciate itong ginagawa ko sa video, no. Pero ito, sinasabi ko sa inyo, kung ano nararamdaman ko pag iniikot ko siya, nagba-vibrate siya. May konting-konting vibration. Itong bago, wala.
Okay guys, so hindi naman tayo magkakamali dyan kasi yung lagay na sa akin nandun lang. Then baligtad rin natin. Kundi po sa aso naman maingay guys. Bago ko nga pala ibalik to, hinugasan ko na ng tubig tsaka sabon to guys. Guys, make sure lang din na to yung Toyota guys kasi nakita nyo exposed yung motor dito, no? Baka yung tubig tumulo doon. So make sure nyo na to yung Toyota. Higpitan lang ng tama guys, ha? Hindi sobrang higpit yung kailangan dito. Hawakan lang din yung LEC para hindi sumama. Ito guys, wala nang play, oh. Ang kinabit ko. Ayun, wala na, oh. Zero, as in zero play na siya. Hindi katulad kanina nung yung luma pa. And then kung naririnig nyo, mas tahimik yung ikot. So ibig sabihin, sira na talaga yung bearing siguro nun. Okay, so guys, bago kayo balik, bubugahan ko muna to ng tubig. Para bago nyo hugasan guys, make sure na ibalik nyo muna itong mga hose na to. Kasi baka malagyan natin ng tap water, no? So ibalik nyo lang muna saglit. Kahit huwag naman na masyadong saradong sarado. Malinis lang natin. Mailinis lang natin maigi. Yung wire din ito, no? Baka mabasa to. Yung wire ng pan to. Tabi nyo lang muna dyan or takpan nyo ng plastic, mas maganda. Okay? And then bugahan natin. So bugahan natin ng tubig. Make sure na nakabalik muna yung mga hose, ha, guys, ha. And then hugasan nyo na yung mga pula-pula. Yung mga coolant yan, yung sinasabi ko, kailangan malinis nyo. Para mamaya pag binalik natin, wala tayong makitang marks ng mga fluid or yung coolant. Then makita natin kung nagkalik ba siya or hindi. Kasi since ginalaw naman natin to, di ba malayo nyo? Bigla nagkalik. So, linisan natin muna since hindi naman nalilinis to everyday. Okay, so guys, babalik ko na. Tanggalin lang natin ulit itong mga hose. Okay, so guys, ibalik na natin tong auxiliary fan assembly. Isusuksok lang natin yung dalawa dun sa dulo, guys. Tapos, i-clip na natin uli dito sa pinakagilid. Ibalik lang yung radiator hose. Tsaka itong hose sa heater, balik din natin. Ibalik na rin natin tong socket ng auxiliary fan. Tsaka yung safety niya doon sa cable. Ibalik lang din tong mga hose clamp. And then itong reservoir, balik lang natin. Pati yung hose guys. Balik lang din yung bolt para sa safety ng reservoir. Okay, so guys, i-refill natin yung coolant. So marami kasing nawala kanina. So ngayon guys, paiinitin natin yung makina and then i-refill natin itong coolant. Ngayon, pati itong mga hose, kailangan matanggal yung hangin, so pisil-pisilin lang natin. And then again, kailangan guys, mableed natin lahat ng air. So, hihintay nating uminit yung engine.
Ayan guys, so wala nang ingay yung auxiliary fan. Okay na. Grabe, ang lakas na ng hangin guys. Ang lakas. Mas malakas. Ito, hayaan ko lang muna siyang uminit, no, para bumaba pa yung tubig dito. Kung meron kayong nailalagay dito na para hindi bumuhos yung tubig, mas okay. So re-repel ako ng re-repelan ko sa mapa. Hintayin nating mag-on yung thermostat guys para pumasok yung coolant sa loob. So pagka uminit na yan guys, tapos umano na, bumulwak na or nagkulang na ng tubig, okay na yun, natanggal na yung hangin sa loob. Kailangan natin matanggal yun guys bago natin isara. Kung meron kayong pang sahod dito, yung panel, no, so mas okay yun guys. Medyo tumapo na, nag-improvise lang ako, no. So yan guys, okay na, no? Nableed ko na guys, nag-improvise na lang ako. Nag-cut lang ako ng bote ng mineral water. Tapos sinagyan ko ng rubber, no, na gloves para hindi sumingaw. And then nag-bleed na siya guys, no? Na-reach na natin yung temperature ng engine. So nag-bleed na siya kanina, umapaw na yan, then bumagsak. Then ni-refillan ko lang. And then that's it na guys. So yan lang guys yung ginawa ko guys, no? So okay na ngayon. Actually, mas lumamig pa nga yung aircon din ngayon, no. So yan guys, nag-bleed uli siya. Ayan. Tumapon nga kanina. Pero okay na yan guys. Make sure lang din na i-bleed natin. And then guys, lumamig yung aircon ko nung pinalitan yung fan, no. So mas malakas na kasi. So nagto 23 ako ngayon sa temperature. Ayan, no. So ayan guys, kanina may mga bula-bula, no. So nag-bleed pa siya. Ayan, no. So nag-bleed pa kanina. So make sure lang din na maubos natin yung hangin, mas maganda guys. Pag kinulam, punuin nyo lang uli. Pag sumobra, hayaan nyo lang, babalik uli yan. So yan guys, tapos na akong mag-bleed ng air dito sa ating radiator. So bago nyo pala ibalik tong radiator cap, make sure na maganda pa yung rubber seal niya and yung spring. So kung sira na yan guys, palitan nyo na. So if you like my vlogs guys, sana mag-support kayo and subscribe to my channel. And thank you so much for watching. God bless. Drive safe. Bye-bye.